ang economic, social, and cultural rights ay mga karapatang ating taglayin at matamasa ng bawat tao upang siya ay makaranas ng panlipunan, pag-unlad, no? At upang makatamasa ng isang buhay na mayroong dignidad. Karaniwan ito inuugnay o dinidikit dun sa tinatawag natin mga batayang pangangailangan ng tao. So, kasama sa economic, social, and cultural rights, ang karapatan sa pagkain, karapatan sa disenteng trabaho, karapatan sa maayos na tirahan, edukasyon, kalusugan, at panlipunan ng seguridad. Ang economic, social, and cultural rights ay nagtataglay ng prinsipyo ng universality. Ibig sabihin, lahat ng tao ay dapat na or ang lahat ng tao ay nagtataglay at dapat na magtamasa ng ESC rights. Andun din yung prinsipyo ng non-discrimination. Tapos andyan din yung prinsipyo ng makabuluhang partisipasyon ng mga mamamayan. Merong ilang mga particular na katangian ang ESC rights na hindi taglay-taglay ng civil and political rights. Ang isang katangiang ito ay tinatawag nating progressive realization. Ang ibig sabihin nito, merong pagkilala ang United Nations at ang iba't ibang mga gobyerno na para yung pagtamasa, pagkamtan ng mga mamamayan ng kanilang economic, social, and cultural rights ay dumadaan sa isang hakbang-hakbang na proseso. So, ang ibig sabihin ng progressive realization, dahan-dahan na pagtamo o pagkamit ng mamamayan doon at sa bahagi ng Estado, pagtupad ng Estado doon sa kanyang mga ESC rights obligation. Sa kasalukuyan, hindi pa rin ganun kaunlad, no, ang kalagayan ng economic, social, and cultural rights, lalong-lalo na sa bahagi ng gobyerno. Bagamat merong pagkilala, meron pa rin malaking kakulangan ang bahagi ng Estado doon sa paggawa ng mga hakbangin para doon sa realisasyon o pagtatamasa ng mga mamamayan sa mga karapatang ito.